So guys, good day. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang hapon. Kamusta po kayo? Mga boss, mga paps. Welcome to my vlog. House vlog lang ulit, pero today is maintenance day para sa alaga natin na si Elodia. Mag-change tayo ng gear oil tsaka engine oil. Pasensya na kayo guys kung medyo badungis tayo ngayon kasi ano tayong ginawa. Ito pala yung gamit kong oil guys. Ito pala. Ito yung ginagamit kong oil. Pangalawang beses ko na siyang gagamitin. Ito. Itong super oil na to. Nabili ko siya sa halagang 380 pesos. Yan. Synthetic oil. 10W40. Marami na nito marami na itong gumagamit. So, share ko lang din experience ko dito. By the way, hindi po ito sponsor. Binili ko po ito. Okay? Tsaka ito yung sa gear oil naman. Ito. Yan, ito yung sa gear oil natin. Castrol gear oil. 80W90. Mas malapit siya doon sa manual natin, no? Kung mayroon kayong mga manual, mga boss, mga ma'am, masahin nyo kung ano yung tawag dito, viscosity ng gear oil na kailangan ng gabi natin. Ang nakalagay doon 80W by 95, so mahirap kasi makakita ng ganun eh, na 80W 95, mostly sa mga sasakyan yon. Kaya nauwi tayo sa ganito, at least kulang man siya 5 lang, 5.5 lang, 80W90. Hindi siya ganun ka layo sa kailangan natin viscosity sa gear oil. Okay? Ayoko maglakad. Ito po. Ito yung trip ko, 81.7 2 liters yung nabawas. Yan. Yung total natin ngayon is 4,255. Okay? So, naalala ko nasa magkano kasi ilang, nasa 'di ako sure eh. Mahigit or kumulang 2,000 ang nadagdag nito kilometro bago tayo magpalit. Yan. Actually dapat ang plano ko nito is 4,300 pa eh. Pero yun, konti lang naman na yung kulang, so magpapalit na tayo kasi ang plano ko pag 4,300 na tsaka ako magpapalit. So yan, proceed na tayo sa gagawin natin. Okay, buksan na natin. Actually niluwagan ko na tong bolt na to. Yan, tong bolt na to. Sa mga first timers po o sa may DIY, pagbubuksan natin itong turnudyo pabante. Okay, 17mm gamitin natin. Bukan natin ganyan. Sugumamit tayo na ito pamakpok. Okay. Parang ganito. Siya na ha, magulo. Parang ganito. Yung hook na ilalagay natin dyan. Sabay pupukin natin. Paabante. Para lumuwag. Okay. Ilagay. Pukpok paabante. Para lumuwag. So, tingnan natin guys. Kung ano itsura ng oil. After ano, bago pala makalamutan guys, no, dun sa nagtatanong about sa size ng gulong na pwede sa cabin natin. Okay. Okay, Pops,
Pops Nels kay Marzan. Shoutout sa'yo, boss. Thank you sa panonood ng video natin. Ito. Ito pa yung gulong natin, ha. Kita ba? Tensya na po sa aman. Dumi pa yung gulong natin, eh. Hindi pa natin na papaliguan. Size po na ito, 10 by 80 by 14, ha? Yan. Ito yung gamit ko ngayon ng gulong. B-rubber po. At ito yung gamit kong stock. Ito yung stock natin, 80 by 90 by 14. Medyo malikabok na kasi katabi na lang. Pero dati nung ito, inilipat ko dun sa harapan. Maganda naman siya kasi malapad din. Yun sana talaga yung plano ko. Kaso nung pag dumadaan ako sa malalim na parte ng kalsada or sa lubak, may sumasayad, no? May sumasayad sa tapaludo niya. Ah, tumatama siya dito. Dito siya tumatama. Pag nalulubak or liliko, basta something na gagalaw to pababa itong ano natin, shock natin. Tumatama yung stock na gulong natin sa likod nung inilipat ko siya dito. Ngayon binalik ko na yung stock sa harapan. Stuck pa lang to sa harapan kasi naisip ko masyado nang mabigat kung lahat ng gulong harap likod mo yung medyo malalaki na, masyado nang mabigat kay KB. Lalakas din tayo sa konsumo sa gas. So yun, ilikod lang yung talagang inano ko ng gulong, sinigurado. So ito yung ano natin, no? Stuck, pero magagamit pa yan, steady lang yan. Ito yung ano natin, 180 by 14. Yun, yan. Ito po yung lapad ng daliri natin, no? Dalawang daliri. Pasok pa, no? Pasok na pasok pa dito. Saktong-sakto lang siya. Kung bibili ka, Pops, ito na yung pinakas para sa akin, pinakasaktong sagad ng size ng ano gulong natin. Iba kasi medyo mas mababa pa yung size, eh. Merong 19 by 90 yata, something ganyan. Maganda rin daw yun. Pero ito yung napili ko, eh, kasi gusto ko medyo malaki-laki pa. 100 by 80 by 14. Yan. Tama. 100 by 80 by 14 po yung size ng gulong natin. Sakto-sakto lang. Sakto, may allowance pang dalawang daliri sa pagitan ng shock, stock na shock natin tsaka dito. So kung maglalaki tayo ng, kung magbabago tayo ng shock, pwede pa. Hindi pa sasayad. Okay? Dito naman. Yan. Pag nalulubak ka, hindi rin po siya tatama dito. Yan, iba kasi yung ano, may tumatama daw dito. Kumakayod siya dito, kaya minsan may napansin akong imong ano na parang may ano dito, parang kinaskasan. Ang gulong ito siya, hindi. May pagitan pa siyang yan, sandaliri. Yan, ganyan. Yan. Kaya kahit malubak ka, hindi siya yung didikit tong husto. May allowance pa siya. Yan, Pops. Pops Nels kay Narzan. Yan po. Yan po yung sagot ko sa request nyo sa akin. Maraming salamat, Pops. Sana nakatulong yung video na to sa'yo. No? 100 by 80 by 14. Sakto-sakto yan sa ano natin. Sa
cabin natin. Swak na swak yan. Kung magpapalit ka, huwag ka mag-alangan. Anong size, pwedeng-pwede sa kanya. Kahit any brand po, no? Any brand. Yan. Ito, space niya. Pwedeng-pwede pa. Hindi siya, malubak ka man, hindi talaga si, ano, hindi siya tatama dito. Yan. Yan. Yan, isang dalaya dito yung space, no? Yan. Dito, dalawang daliri pa. Yan, okay? Pops, okay na po ba? Ha. Okay. Shout out sa'yo, sir. Nelsky Narzan. Sana nakontento ka sa sagot ko. Sana nagawa pa ng maayos yung request mo, Pops. Sana po kayo, no? Ito na itsura ng oil natin ngayon, mga boss. Titignan natin, no? Kung pwede pa talaga ito. Actually, malapot pa siya. Huh? Malapot pa siya. Pwede pa siya isagad. Kasi dati, diba? Siguro hindi lang ako yung gumagawa ng ganitong style ng pag-change oil every 1,500 nagpapalit na. Ngayon nagpalit tayo ng 2,000 kilometer per kilometro na natap natin, pero pwede pa siya, huh? Guys, malapot pa siya, so tingin ko kaya pa to ng 2,500. Huwag na natin paabutin ng 3,000. Medyo parang subagsagad naman yan eh, kasi kasagaran sa mga ordinaryong mga ano natin, every 1,500 tayo nag-ano. Ito synthetic naman to, so pwede pa mas mahabang term ng paggamit na ito. Kasi ito guys, maano pa siya, hold on marumin, ha. Kasi tingin ko, sa tulad din yung mga napapanood ko sa ibang video na nag-review itong super oil na to, nalilinis yung makina sa loob. So, kaya pag inaano nila yung lumang super oil, mat sobrang dumi. Sobrang itim. Pwede pa sa guys eh. Yan. Okay. Pwede pa siya guys hanggang 2,500. Pwede pa siya. Kasi ano pa yung oil niya eh. Andyan pa yung lapot niya eh. Walang pinagbago sa nauna eh. Hindi siya mabaho sa kamay, guys. Hindi siya mabaho. Halos wala siyang amoy. Dito pa yung ano-ano niya. So, pwede pa siya. Para sa akin, hanggang 2,500. Kung ito yung ano, gagamitin nyo. Kung every 1,500 kayo nagpapalit, try nyo itong gamitin, mga boss. Hanggang 2,500, pwede pa siya. Balik na natin yung turnilo, guys, no?
punasan natin, mga punasan, baka may mga bato-bato. Kita nyo ba guys, kapit ko na po, pasensya na, wala akong ano sa camera eh. Iyak yung baby ko. So pag babalik nito guys na, huwag natin kakalimutan yung washer na. Kailangan lagi magkasama yan. Babalik nito ganyan nyo lang. Kung kanina, magbubukas pa abante. Ito palikod. Ang ikot palikod. Pihitin nyo siya ng kamay mo guys ha. Sobrang pagpihit lang ng kamay. Okay, yung walang parang sabit, yung parang matigas, yun lang, swabe lang. Kasi pag medyo matigas siya, ibig sabihin tabi nyo yun, kailangan swabe lang yung pagpapasok niya. Yan, ganyan. Yung kaya nung daligirin nyo ng higpitan siya. Patalik mo pa ganun. Tsaka yung chocolate gamitan na ito. Yung kailangan puro sa inyo. Yung kailangan puro sa inyo. Ito. Pero hindi nyo kailangan sumimango, mapangiwi yung nose mo pag hinahigpitan nyo. Yan, ano yung paghigpit nyo, no? Isang dulas ng ganyan, okay na yun siya. Hindi nyo kailangan higpitan para hindi maputol. Ganun lang.
So, ang next na gagawin natin guys, ito naman sa gear oil. Paubusin natin ito. Tara. Guys ha. Dito yung mga bubuksan, no? Ito yung intake. Ito yung outtake. So, magamit tayo ng bukas na 10 mm. Okay. Buksan na natin, guys. Sensya na kayo, guys, ako magulo yung menu natin. Pagbukas. Pabanting ganyan na. Andahan din. Papasin mo kulay gatas na, di ba? Kasi sa unang gamit ko ng ano ba? Ng ganito, ng super oil, hindi ko pa siya muna pinalitan sa pangalawa na. Paano bang super oil ko na siya ngayon papalitan. Kaya 2 times pa lang tayo gumagamit ng super oil eh. Pero hindi pa naman siya ganun kakulay ano, gatas. Ayan na naman rin sa tumulo. Guys, pupunasan to nyo to guys ha. Pupunas nyo to. At may washer din to ha. May yung wawalain. Kasi pag walang washer to, tatagas lang. Same na yung gagawin natin procedure sa paglagay natin ng engine oil. So okay na yung mga boss na nakatulong na siya. Balik na natin to. So, una, ito ang ginawa natin sa kabila. So, may gate pa sa may engine oil. Dalhin nito lang muna. Pihitin natin siya na hindi prusyado, no? Yan. Huwag natin siyang pipihitin na parang matigas. Tabingi po yun. Malolost thread yung mga trunin nyo natin. Kung kanina pa ganun, ganun pa ganun talikod papuntas sa
inyo yung ikot. Basta every time na magbubukas tayo ng bolt, pabante. Pag magsisikip naman, papunta, para atras, papunta sa inyo lagi. Hindi nyo kailangan sobrang higpit ha. Ano lang, alalay lang. Gugupitin natin itong dulo. Yan, gupit na. Ingat lang, tignan nyo muna kung mayroong mga plastic pang pwede sumama sa loob. Okay. Tapos dito nyo na ilagay. Sili nyo lang dandahan. Pero kung meron kayong kasama, pwede nga hawak. Pwede nyo ano, pakiling nyo papunta doon sa kabila. Pag wala, ganito lang. Dandahan lang. Ubusin natin to. Importante po na nagpapalit tayo ng langis. Sa pag change naman po ng gear oil, every pangalawang beses yun pag change oil, pwede na yun. So kung may budget kayo, yan, every sabay nyo na change oil nyo. Daliri lang muna, no? Kung medyo matigas, huwag ipilit kasi masisira ang ano natin, kailangan swabe lang. Ganyan lang, mga boss. Mga boss, mga ma'am, dapat ganyan lang. Mag-swabe na sa daliri. Boss, higpitan na natin. Pakita ko lang sa inyo yung nasa manual, no? About sa gear oil. Para aware din po kayo na wag basta-basta gumamit ng hindi talaga angkop sa mga motor natin. Okay? Kasi pwedeng ikasira ng motor natin yung paggamit ng mas mataas o mas mababa ang viscosity sa mga oil. Okay? Ito yung sa manual natin, guys, no? Ito yung sa gear oil, di ba? Papansin nyo, kamukha ng minuksan natin kanina. Yan. Yan, ito pala, tama lang pala, eh, no? API GL4.
or ato SAE 85W/90. So mali pala yung ano ko kanina, akala ko 95. So tama pala to, guys. 85W/90. So ito yun, guys. 85W/90. Yung viscosity ng gear oil na gamit-gamit natin lagi. Ang capacity niya, yan. 0.12 plus minus 0.01 L. So ito 'yon. ML 'yan. So tama-tama lang 120 ml. Okay? Yan guys. Tama lang 'to. 80W/90 na gear oil. Suwak sa suwak sa cabin natin. Pwede 'to. Kahit anong engine oil ang gamitin nyo, basta same, no? Basta same sa nasa manual. Akala ko yung nasa manual ano, 85W/95. Oh, mali pala yung sinabi ko, baliktad pala, 85W/90. So ito 80W/90, mababa lang siya ng 5. Pwede na, hindi na siya ganun kalayo sa talaga na sa manual. Kasi yung mga ganito parang pang gear oil sa sasakyan yata itong mga ito eh. Hindi lang ako sure ah. Kasi yung mahirap kasi makakita ng ganito eh. Hindi ko lang alam. Siguro iba may alam na pagkukuhaan ng same viscosity na kailangan natin na, na nasa manual. Pero ito yung gamit ko. 80W90 Castrol gear oil. Hindi nagkakalayo dito sa nasa manual. Okay? Try natin pandering guys, no? One click kung agad basta nasa timing lang, tiga ng brake, konting ano ng gasolina, sabi pa jack kung natin papajack lang, hindi tayo nakapigil sa silinya o naka ano sa silinya doon, namatay na kasi di natin ginaganyan. Kung tayo papajack nang hindi naka ano sa silinya doon kasi matagal mo na yung makina mandar, hindi katulad ng may konting ano sa silinyador, under kagad yung motor natin. So guys, mamatay na talaga yan pag hindi ko tinutuloy kasi hindi pa maintindi makina eh. Pero goods na yan guys, at least kaya natin siya pandering kagad. So hopefully guys na sihang guys sa video natin ngayon, nakatulong sa mga first timers na katutod ko na may hiling mag DIY. Shout out po sa lahat ng nanonood, sa mga nakasubscribe sa atin. Meron na tayong tuwa talaga kasi nadadagdagan tayo guys, unti-unti nadadagdagan tayo, slowly but surely. Ika nga, kita nyo ba guys, meron na tayong 71 subscribers. Thank you po sa inyo mga boss mama.
guys. Muli po ako nagpapasalamat sa inyo sa mga patuloy ng mga sumusuport at mga susuporta pa. Please like, share and subscribe na rin po sa lahat ng mga makapanood ng video na to para makatulong sa iba at the same time din sa akin. So hanggang dito na lang po muli ang video natin sa ngayon. Light tip sa lahat. Peace!